Mapagpalang gabi sa ating lahat. Pakinggan po muna natin ang awit bago po tayo magpatuloy. Alfred Cornejo, mapagpalang gabi. Elizabeth Dominguez, magandang gabi. Pastora, mapagpalang gabi. Sister Elizabeth Dominguez. Pakicomment na lang po ang mga pangalan ninyo para maisama ko po kayo sa panalangin. Lahat po tayo ay umuko at patuloy po natin hihingiin ang gabay ng Banal na Espiritu. Aming Ama, salamat po sa iyong katapatan at kadakilaan sa aming mga buhay sa mga oras na ito. Patuloy kaming lumalapit at patuloy na nagpapakumbaba sa iyong kabanal-banalang paanan. Hayaan mo lamang na ialay namin sa iyo ang lahat ng aming gagawin, ang pag-aaral po namin ng iyong mga salita at ang aming pagdulog sa iyo. Dinggin mo lamang, Ama, ang aming mga dalangin at hinihingi po namin ang gabay at patnubay ng Santong Espiritu na siyang patuloy na magpapaunawa po sa amin at tutulong sa amin sa pamamagitan ng aming mga panalangin. Pinupuri ka namin, Ama, at patuloy mo lamang kong buksan ang puso at isipan ng lahat na makakapanood sa oras na ito. Sinasamba ka namin at patuloy na ikaw ang siyang kumilos sa puso ng bawat isa. Salamat po sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot na langin. Amen. Amen. And amen. So, mapagpalang gabi po, Sister Sinaida Cornejo. Mapagpalang gabi.
Sister Susan. Papagpalang gabi. Yan. Napansin ko lang yung ano mo, kaya nakilala kita. So, yung iba po na hindi ko alam, yung kanila mga pangalan, paki ano na lang po sa comment para maisama ko po kayo sa mga panalangin po mamaya after po ng ating pag-aaral. Ngayon po ay magpapatuloy po tayo sa ating pag-uusapan. Ang pag-uusapan po natin muli ay ang patungkol po sa banal na espiritu. Ano po? At yun po yung ating tatalakayin sa gabing ito. Sa aklat po ng Roma, Romans chapter 14 from verse 15. Dapat po is 15 lang, kaya lang kailangan po natin muna simulan yung 14 bago po tayo pumunta sa verse 15. So, ang sabi po sa Romans chapter 8 verse 14 to 15, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak. At ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. So, ayun po. Sa King James Version, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. So, ang ating tinanggap po, ang sabing ganon, ay hindi espiritu ng pagkaalipin. Ano po? Kundi espiritu po na kung saan ay patnubay. Muli, uulitin ko po, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin. Upang muling matakot, ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak at ito ang magbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. So, ang tinanggap po natin ay ang Espiritu ng pagiging anak ng Diyos. Kaya nga po, sabi sa King James Version ay andun yung naka-indicate yung adoption. Ibig sabihin, kaya po tayo naging anak ng Diyos dahil kay Kristo, ano po, dahil sa Panginoong Jesus. So, parang lumalabas na tayo po nga ay tinatawag na adopted o adoption. Meron pong tinatawag na adoption. Dito po sa atin, sa bansang Pilipinas, bago po maging legal, halimbawa ako po, ay wala po akong anak, or kahit ako'y may anak, at yung ibang bata ay gusto kong kunin, at gusto kong alagaan, meron po itong tinatawag na proseso, yung tinatawag na adoption. Para maging legal siya na magiging anak ko, ang gagawin ko, is pupunta ako sa barangay sa Bawsi, ipapaalam ko na yung batang ito ay hindi kayang alagaan ng magulang. At ang Bawsi ng barangay ay sasamahan ako papuntang DSWD. So magkakaroon kami ng kasulatan, yung nanay at saka ako. At magkakaroon kami ngayon ng papeles na dadalhin sa korte para magkaroon po ito ng legal papers for adoption. So, saka ko pa lamang pag naayos na po ito sa korte at inano na po ito ng judge, ay saka pa lamang magiging legal yung bata na sa akin at ako'y magiging may karapatan sa kanya. So, maging ang apelyido ko ay pwede ko nang ipadala sa kanya. Bakit legal ko na po siyang inadopt?
So tayo naman, totally ay hindi naman po talaga tayo mga anak ng Diyos, ano po. Kundi parang inadapt lang po tayo dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nung time na namatay siya, ang lahat ng tumanggap sa kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay, ay maaari nang tumawag sa Ama, ng Ama ko. Nakuha niyo po. Kaya doon naka-indicate sa King James Version yung tinatawag na adoption. So dito po natin makikita kung paano sinasabi ng banal na kasulatan na kapag tayo po ay mga anak ng Diyos, tayo po ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Tingnan po natin mabuti ah. Ang sabing ganun, ang pinakaunang dahilan kung bakit ang isang tao ay kulang sa panalangin ay dahil sa hindi siya lubos na pinananahana ng Espiritu. So kapag ka po ang isang tao ay kung kailan niya lang gustong mag-pray, saka lang siya nagpe-pray, so wala sa kanya totally. Wala ang gabay o ang pananahan ng Espiritu. Sapagkat kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, nasa sayo ang banal na Espiritu. At kung nasa sayo ang banal na Espiritu, meron siyang time para utyukan ka sa pananalangin. At bilang tayo yung mga anak ng Diyos, ando doon po yung oras na ibinibigay natin sa panalangin. Sapagkat ang topic po natin ngayon, ang tema po talaga natin, yung ating pinag-aaralan tuwing Biyernes, ay ang patungkol po sa mabisa, ang malakas na kapangyarihan ng panalangin. So, yan yung ating tinatalakay tuwing Biyernes. Ano po? At ang sabi, ang Diyos ay kumikilos lamang sa pamamagitan ng panalangin. So, hindi gagalaw ang Diyos sa buhay mo, hindi siya kikilos kung hindi ka mananalangin. At meron pong tamang pakikipag-ugnayan sa Diyos sa tamang pananalangin upang ikaw ay kanyang tugunin. Marami po kasing tao, million of people in the world, sabihin na po natin, na may kanya-kanya po silang mga panalangin. So, balit ilan lamang sa tao ang tunay na dinidinig ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Kaya tingnan po natin, silipin natin ang nangyayari sa sanlibutan ngayon. Di ho ba karamihan nagkakaroon na ng takot? Pag may sakit ka, yung iba, ayaw nang pumunta ng ospital. Bakit? Anong kinatatakot nila? Dahil nga baka doon pa sila lalo mahawaan sa ospital. At yung ibang nasa ospital naman, eh hanggat maaari ayaw din nilang tumanggap dahil punuan na po sila. So anong takot meron ang puso ng tao? Natatakot sila na baka pagdating nila sa ospital ay mahawaan sila ng sakit na lumalaganap sa sanlibutan ito. Kaya karamihan ng mga may sakit ay nasa loob lamang ng bahay. At kapag ito ay hindi na nila kaya, kapag ito ay talagang bibigayin na sila, saka lang po dinadala ng ospital. So, useless na rin. Di ho ba? Kumbaga, kung kailan nag-aagaw buhay na. Kaya, bakit nangyayari sa tao ang mga ganitong sitwasyon? Alam nyo po, sa totoo lang, ang mga taong ito ay kulang po talaga sa panalangin. Kulang sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sapagkat kung ikaw ay punong-puno ka ng panalangin, walang imposible, kahit sabihin pang punuan yan eh. Ang Diyos ay gagawa siya ng paraan. Gagawa ang Diyos ng daan, hahawiin niya ang lahat ng magiging balakid upang ikaw ay mapunta sa tamang kamay. Iyon po yung ano eh, iyon po talaga yung katotohanan. Gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan, gagabayan ka, papatnubayan ka at kikilos siya. Bago ka pa pumunta sa isang lugar, ang Diyos muna ay mangunguna para sa iyo. Kaya wala tayong dapat na ikatakot, wala tayong dapat na ipangamba. Hanggat alam natin na tayo ay anak ng Diyos, tayo ay ginagabayan ng Espiritu ng Diyos, magtiwala ka lang. Ipagkatiwala mo lamang sa Kanya. Ang sabing ganon,
Ang pagiging Panginoon niya ay pumapasok sa pamamagitan ng Espiritu. Ang pangitain sa panalangin mula sa Espiritu. Kapag tayo po ay nananalangin, meron tayo kung minsan may mga tao na nagkakaroon ng panaginip, nagkakaroon ng panalangin, ng pangitain. Ito po ay bunga ng pagkilos at galaw ng Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Bakit ikaw ay punong-puno ka ng pananalangin? Ang kagutuman sa panalangin ay mula sa Espiritu. Pag sinabi pong kagutuman sa panalangin ay mula sa Espiritu, yung bang hinahanap-hanap mo. Pagdating ng umaga, may devotion ka. Before na lumabas ka sa kwarto mo, may devotion ka. At kapag ka ito ay hindi mo nagawa, mataimtim kang nananalangin at inaalay mo sa Diyos ang buong maghapon, hinahanap mo. Yun yung tinatawag na nagugutom ka sa panalangin. Yun, may time na hinahanap mo siya. Kasi kung tutusin, tayo mga Kristiyano dapat, bago tayo matulog sa gabi, nagpe-pray tayo. At kapag gising natin sa umaga, nagpe-pray tayo. At sa bawat oras na magkakaroon ho tayo ng pansariling ano natin, oras, eh dapat nandoon po tayo para manalangin. Tandaan po natin, ang Espiritu ng Diyos ay nasa ating mga buhay, nasa ating puso. Gumagabay siya sa atin, tinutulungan niya tayo para tayo ay patuloy na manalangin. Ang kagutuman sa panalangin ay mula sa Espiritu. Ang lakas ng kapangyarihan sa panalangin ay mula sa Espiritu. Ayan po. May mga time na tayo po ay nagpipray at nararamdaman po natin yung kapangyarihan ng Diyos, yung presensya na niya, at nandun po tayo, natatouch po tayo habang tayo ay nagpipray, napapaluha ka. So yun po yung kilos at dampi ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa buhay mo. Nais mo bang manalangin nang makapangyarihan? Hingin mo o nasain mo ang pagsama ng Espiritu ng Diyos sa buhay mo. So, kung nais po natin na ang panalangin natin ay talagang makapangyarihan, pag sinabing makapangyarihan, agad-agad po na ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. So, andun po talaga siya at ramdam mo ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Hingin po natin. At ang Diyos anytime ay nandyan lang sa tabi mo. Meron lamang po akong nais iwanan, ano po. Dalawang bagay po ito, medyo mahaba-haba lamang po yung mga verses. Pero tapusin po natin ito bago po tayo manalangin. Ang sabing ganun, ang banal na Espiritu ay pumapatnubay sa pamamagitan ng kanyang pag-uudyok. So yun yung sinasabi na may mga time na parang nagsasalita siya sa isip mo na mag-pray ka, mag-pray ka, mag-pray ka. So kapag nangyari yun na pumapasok sa isipan yung manalangin ka, gawin mo, sapagkat yun ay udyok ng Espiritu ng Diyos sa buhay mo. Nandoon siya nangungusap. Ano yung udyok? Ibig sabihin yung panloob na paghimok upang gawin ang kalooban ng Diyos at patayin ang maling gawa ng laman. So yan yung pag-udyok na yun. Gawin mo yung sa panloob natin, sa puso, sa isipan natin. Ang sabi sa Titus chapter 2 verse 12, teaching us that denying ungodliness, ungodliness, unworldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in His presence world. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat dapat sa Diyos. So kapag ka ang Espiritu ng Diyos ay nasa buhay ng tao, ang tao ay nakakapamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos at hindi na yung makalaman niyang pagnanasa ang umiiral sa kanya. Nakukuha niyo po?
kundi ang patuloy na lamang na kung ano yung kalooban ng Diyos ang siya niyang nagagawa. At ang sabing ganon, upang gumabay sa buhay. Kaya ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin ay upang tayo ay gabayan sa ating mga buhay. Ang sabi sa Luke chapter 4 verse 1, "And Jesus being full of the Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit into wilderness." So nakuha niyo yung sinabi ko kanina, na ang Espiritu ng Diyos, kapag ka ikaw ay na kay Kristo, kapag ikaw ay Kristiyano na, ang Espiritu ng Diyos ay maglilid sa'yo. Ibig sabihin, mangunguna sa'yo, pangungunahan kanya ng kanyang Espiritu. Kaya wala kang dapat ikatakot. Yan ang ginawa po niya sa Panginoong Jesus. After ng baptism, ang sabing ganun, sinamahan, inakay ng Espiritu ng Diyos si Jesus doon sa wilderness. Nung time na siya po ay 40 days and 40 nights na nagkaroon ng tawag dito. Siya po ay nagkaroon ng tukso nung time na tinukso po siya ng ating Panginoong Jesus. At ang sabi sa Acts chapter 16, verse 6 to 7, "Now when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia." Ito po yung ginawa ng Banal na Espiritu sa kay Pablo. "After they were come to Mysia, they assigned to go into Bithynia, but the Spirit suffered them not." Ibig sabihin, kung saan ka pupunta, may mga time na ang Espiritu ng Diyos, pag halimbawa mapapahama ka doon, yung Espiritu ng Diyos ay aakayin ka, sasabihin sa iyo na, "Oops, huwag kang pupunta doon, hindi ka karapat-dapat na pumunta doon sa lugar na yon." So, meron siyang ipinapahiwatig sa buhay ng isang Kristiyano. Tingnan po natin, naglalakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galatia sapagkat sinansala sila, pinigilan ng Espiritu Santo na mangaral sa Asia. So, pinigilan sila. Kaya may mga time na meron tayong pagkakataon na gusto natin pumunta sa isang lugar, subalit hindi tayo natutuloy. Ibig sabihin, hindi ho kalooban ng Diyos. Doon lamang po ito sa pinananahala ng Espiritu ng Diyos. At meron tayong mga plano sa buhay natin na hindi natutuloy. So, it means hindi talaga kalooban ng Diyos. Kaya merong mga hadlang. Ang sabing ganun, pagdating sa hangganan ng Mysia, ibig sana nilang pumasok sa Bithynia. Subalit, hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. So, walang kapahintulutan. Di ho ba? Kaya nga, maganda po at mapalad ang isang taong pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Dahil meron pong nangunguna sa bawat plano, sa bawat lakad niya sa kanyang buhay. So, wala tayong dapat ikatakot. Tanda lang, sabi ng ating binasa, hindi Espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos. Kundi, ang sabing ganun, Espiritu ang tinanggap natin ay ang Espiritu na nagbibigay ng karapatan. Sabing ganun, pagiging anak ng Diyos. Espiritu na nagbibigay ng karapatan sa atin ng pagiging anak ng Diyos. Ano pa po? Ang pagsunod sa Espiritu ay magbubunga ng kapayapaan at buhay. Susunod lang po tayo. Tandaan na ang mga Kristiyano lamang ang siyang may puso, may isip ng pagsunod sa kung ano ang kalooban ng Espiritu ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Ang sabi po sa Romans chapter 8 verse 6,
For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Ang sabing ganon, ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay nagbubulid sa kamatayan. Ngunit ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. So, saan pa po tayo? Dito na po tayo sa mga bagay na nagsisikap. Pangungunahan tayo ng espiritu ng Diyos sapagkat ang bunga nito ay buhay at kapayapaan. Pangalawa, ang utyok ng banal na espiritu ay dumarating sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya mga magulang ko kapatid, mahalaga po sa atin bilang mga Kristiyano at bilang mga anak ng Diyos na tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, ng Biblia. Basahin po natin. Tingnan niyo po kung wala po kayong ginagawa. Meron po akong mga devotion dyan. Ang devotion ko po dyan ay simula po sa umaga, may devotion na po ako. At pagdating po sa gabi, may devotion po. Tingnan nyo po doon sa wall, makakatulong po yan sa inyo. At malaking bagay po yun. Sapagkat sa totoo lang, yung mga verses na yan ay kusa pong lumalabas yan sa aking pansariling Biblia na pinahihintulutan po ng Diyos. Ang sabi sa John chapter 14 verse 26, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever have said unto you. Ang sabi pong ganon. Ngunit ang patnubay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Alam niyo po, totoo po yan. Yan sinasabi ng ating pinag-uusapan ngayon. Dahil may mga time na ako mismo sa personal kong buhay ay nararanasan ko po yun. Kapag ka mayroon pong isang bagay akong hinahanap na hindi ko maalala kung saan ko nilagay, uupo po ako sa isang sulok, sa isang tabi, at mananalangin ako. Sasabihin ko po sa kanya na, Banal na Espiritu, tulungan mo po ako, saan ko ba nailagay yun? Yan, mananahimik na po ako doon, mag-iisip po. Maya-maya, nagpa-flash na po sa isipan ko kung saan ko nailagay ang isang bagay. At doon ko po, pag hinalungkat ko po yung lugar na yon, nandoon niya po. Madalas po yan nangyayari sa akin. Kaya totoo po ito. Mga magulang ko't kapatid, kung ako nararanasan ko to, mararanasan po ninyo ito. At doon sa bawat isang mga mapanalanginin, nararanasan po nila ito. Pagka meron kang salita ng Diyos na nakakalimutan, na gusto mong maalala, ando doon po yun. Nire-remind po sa iyo. Kaya nga ang karunungan at kaalaman, hihingiin po natin sa Diyos. At siya po ang nagbibigay nito. Tandaan po natin na ang lahat ng bagay ay ipapaalala po sa atin. Ire-remind po yan sa ating kaisipan. At ano pong sabi? Taimtim na tayo'y dapat manalangin. Bilang tayo ay Kristiyano, para makamtan po natin ang udyok ng Espiritu ng Diyos, upang maranasan po natin ang udyok ng Espiritu niya, ang gawin po natin ay taimtim po tayong manalangin. Tingnan po natin sa aklat ng Romans chapter 8 verse 26. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groaning which cannot be uttered.
Ganon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya't ang Espiritu ang lumuluhog sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. So nakita po natin yon. Ang Espiritu ng Diyos po, ang siyang dumudulog para sa atin. Kung hindi po natin kayang sabihin, kung hindi po natin kayang bigkasin, yung Espiritu ng Diyos ang nakikipag-usap sa Diyos para po sa atin. At ano pa po ang dapat natin gawin upang maranasan natin ang udyok ng Espiritu ng Diyos? Una po, taimtim na panalangin. Pangalawa, pakikinig ng salita ng Diyos. So magka-partner po ito. Taimtim na panalangin at pakikinig ng salita ng Diyos. Mahalaga po parehas ang lahat ng ito. Kailangan po natin gawin to kung nais mo na ang udyok ng Espiritu ng Diyos, ang malakas ang udyok ng Espiritu ng Diyos ay mapapasayo, makakamtan mo, gawin mo ang dalawang bagay na ito. Taimtim na pananalangin at pakikinig ng salita ng Diyos. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word, be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Ipangaral mo ang salita ng Diyos sa panahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ito po yung dahilan. Kaya kahit ho ako'y may sakit, noong mga nakaraang linggo, hindi ho ako tumigil sa paglalive, sa pangangaral. Dahil ito po yung aking responsibilidad na ginagampanan. Kahit nasa tamang oras at wala sa oras, season or out of season, kailangan ipangaral natin, lalo na po sa panahon ngayon, na maraming pinanghihinaan ng loob, maraming nawawala ng pag-asa. Maaaring marinig niya ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng video ito. So po pwede niyong i-share upang makarelate naman po at ma-bless po yung ibang tao na maaaring ito yung gamitin ng Diyos para maabot yung mga taong pinanghihinaan ng kalooban. Upang maabot yung mga taong may plano ang Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya nga ho, mahalaga sa atin. Ito ang dahilan kung bakit hindi ho maaaring hindi tayo mangaral. Maging dito man sa Facebook, sa live, ginagawa po natin. Dahil ito ang nais ng Diyos sapagkat gagamitin kayo, tayo ng Diyos, upang ibahagi ang salita ng Diyos. Kagaya ngayon, ako ang nagsishare sa inyo. So, ako po yung gumagampan nitong kautusan ng Diyos na ipangaral. Pero kung kayo ang gagawin po ninyo na kayo mga nanonood ay isishare nyo rin po ito, so kayo po ay isa sa bahagi na kayo man ay sumusunod din sa kautusan ng Diyos. Sapagkat may mga kaibigan ako na hindi ninyo kaibigan na maaaring gamitin ng Diyos ang mensaheng ito para pala sa kanila. So, kasangkapan ka ngayon ng Diyos. Kaya mahalaga, mga magulang ko't kapatid. Huli yung verse po at dadako na po tayo sa ating mga panalangin. 1 Corinthians chapter 12 verse 7, but the manifestation of the Spirit is given to every man, through prophet with all. Sabing ganun, ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na maghayag. Suma sa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. So, tandaan po natin, lahat po ang ginagawa ng Diyos ay para sa ikabubuti nating lahat. Kaya mga magulang ko't kapatid, mahalaga ang pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag po natin ito iwawala. Hayaan mo na gamitin ka ng Diyos sa pamamagitan ng pag-share po nito. So, yung iba po na hindi pa nakaabot sa simula, pwede nyo pong ulitin po ito. At
pa yung mga hindi pa ho nakapag-subscribe sa aking YouTube, pwede po kayong mag-subscribe doon. At yung YouTube ay maaari nyo pong i-share kahit saan. At ito po ay sa Facebook nyo po i-share. At ngayon, dadako po tayo sa panalangin. At tayo po ay dalangin ko na tumimo sa puso ng bawat isa sa inyo na nakapakinig sa mensaheng ito. So, dadako po tayo sa panalangin. Hingin ko po na ang bawat isa, kahit kayo po ay naririyan sa inyo-inyong mga tahanan, hingin ko po na yumuko po tayo at patuloy po tayo magsama-sama sa panalangin. Aming Ama, salamat sa iyong mensahe na minsan pa ay pinarinig mo po sa amin. Minsan pa po ay itinuro mo sa amin. Kaya Diyos na dakila, salamat po sa iyo. Lingapin mo Ama ang aming bansa. Tulungan mo po ang bansang Pilipinas na maging normal na po ito. Tulungan mo ang bawat namimununo sa aming bansa, aking Ama. At hayaan mo lamang na kapangyarihan mo ang siyang patuloy na makita. At ang katiwasayan, kapayapaan, at ang pagbalik sa normal ang makita po sa bansang ito. Dakilang Diyos, pangunahan mo po ang bawat namumuno ng aming bansa. Tulungan mo po sila, Diyos na dakila. Maging Ama, dinadalangin ko po sa iyo, Lord God, ang lahat ng mga frontliners. Ingatan mo po sila, tulungan mo po sila, at patuloy mo po silang pagpalain. Samahan mo po sila, aming Diyos. Sa mga oras pong ito, dinadalangin ko po sa iyo ang lahat ng mga nakapakinig. Hayaan mo na patuloy mong silyuhan sa kanila mga puso ang mga salita mo na aking naibahagi at patuloy po naming napag-aralan sa gabing ito. Lord, dinadalangin ko po sa iyo si Sister Jo De Leon na kung saan siya ay nasa karamdaman. Hindi ko alam kung anong karamdaman niya, subalit siya ay nasa ospital ngayon. Dakilang Ama, wala pong imposible sa iyo. Ako po ay patuloy na naninikluhod sa iyong kabanal-banalang paanan. Hipuin mo po sa Sister Jo sa mga oras na ito. Hayaan mo na simula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang talampakan ay idaloy mo po ang iyong presensya at ang iyong kapangyarihan. Mangyari kung ano ang iyong kalooban sa kanyang buhay. Dakilang Diyos, kung gagamitin mo pa ang kanyang buhay, pagalingin mo siya, ibangon mo siya sa sakit at karamdaman sa mga oras na ito. Hayaan mo lamang, aking Ama, na ang himala mo ang makita sa buhay ni Sister Jo De Leon, maging ang kanyang mga anak. Tulungan mo rin po sila, O Diyos, ang asawa ni Sister Jo, patuloy mo po silang samahan, patuloy mo po silang gabayan, at patuloy mo po silang ingatan. Maging, O God, si Anesha Re, O Lord, na kapatid ni Sister Jo na nasa ibang bansa na patuloy na nag-aalala sa kanya, patuloy mong idaloy ang puso, idaloy ang kapangyarihan mo sa kanyang puso na magbigay ito ng kapayapaan at katiwasayan na ang buhay ni Sister Jo ay hawak mo at ikaw ang may karapatan ito, O Diyos. Hayaan mo lamang na kapayapaan ang manatili sa kanilang mga puso, Diyos na dakila. Salamat sa mga oras na to, ang himala mo, idadaloy mo sa buhay ni Sister Jo De Leon. Lord God, naririto po, O God, nandiyan, nakikinig at patuloy na nanonood, Sister Elizabeth Dominguez. Samahan mo po, Ama, ang kapatid kong ito. Patuloy mo po siyang ingatan, maging ang kanyang asawa at mga anak. Patuloy mo po silang samahan, ilayo mo po sila sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Buksan mo lamang ang durungawan ng langit at pagpalain mo po ang kanyang buhay. Ipagkaloob mo sa kanila ang magandang kinabukasan na plano at nakalaan mo para sa kanila. Samahan mo po ang kapatid kong ito, Diyos na dakila at tapat. Patuloy po na ilayo mo sila sa lahat ng uri, sakit at karamdaman. At patuloy lamang na ang kalusugan at kalakasan na kanilang physical na katawan ang ipagkaloob mo sa kanila. Salamat po sa iyo, aking Ama, at maging Diyos ang mag-ina, si Alfred Cornejo at Sister Zini Cornejo, si Naida Cornejo, O Diyos. Samahan mo po ang mag-inang ito, maging ang kanyang mga anak ni Sister Sinaida, ang kanyang asawa, samahan mo po sila, balutin mo po sila ng iyong kapangyarihan at ng iyong kaluwalhatian.
Hayaan mo po, Diyos, na buksan mo ang durungawa ng langit at idaloy mo po sa kanila ang iyong pagpapala. Ilayo mo po sila sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. At patuloy lamang na kanilang buhay espiritual ay pagkaloob mo ang pagkalago nito. Hayaan mo, Diyos, na manatili sila sa paglilingkod at pagsunod sa iyong kalooban. Sinasamba ka namin, aming Ama, at pinasasalamatan. Sa oras pong ito, Sister Susan Remulacio, dinadalangin ko rin po sa iyo, aking Ama, idaloy mo po sa kanya ang kalusugan at kalakasan ng kanyang physical na katawan. Ilayo mo po siya sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman at patuloy mo po siyang pagpalain, aking Ama. Alalahanin mo na ang kapatid kong ito ay laging bukas ang kanyang palad, ang kanyang puso sa pagtulong sa nangangailangan. Kaya ikaw ang Diyos na magbabalik sa kanya nito, aking Diyos. Patuloy mo siyang pagpapalain ng higit pa sa kanyang inaasahan. Aking Ama, proteksyonan mo po ang kapatid ko ito, Sister Susan Remulacio. Tulungan mo po siya, O Diyos na dakila. Patuloy po mo po siyang patnubayan at gabayan. Salamat, aking Ama, at sa mga oras pong ito, dinadalangin ko rin sa iyo si Maria Bigo na nariyan, patuloy na nanunood. Ang kalakasan at kalusugan lamang sa physical na katawan ni Ma'am Bigo ay patuloy mo pong ipagkaloob. Maging Ama ang mga anak ni Ma'am Bigo, ni Maria Bigo, O Diyos, ang kanyang mga anak, mga apo, mga manugang. Patuloy mo po silang samahan. Balutin ang iyong kapangyarihan, idaloy ang kalusugan at kalakasan ng kanilang physical na katawan at hayaan mo po, O Diyos, na ang paglago ng kanilang buhay spiritual ay patuloy pong manatili sa kanilang buhay, aking Ama, na patuloy po nilang nanasain na mapakinggan ang iyong mga salita. Diyos na dakila, salamat sa buhay ni Ma'am Bigo na ginagamit mo siya upang tumulong po sa nangangailangan. Samahan mo po, God, ang anak mong ito at patuloy mong ibalik sa kanya ng higit pa sa kanyang inaasahan ang lahat, O Diyos, na naitutulong niya sa kanyang kapwa sapagkat ikaw naman ang nangako. Ang kung ano ang ibigay ay ibabalik mo ng siksig at liklig ng higit pa sa kanilang inaasahan. Diyos na dakila, salamat po sa iyo. Naririyan ang aking kapatid, Sister Cecil Angeles. Salamat po, Diyos, na patuloy mong tinutugon ang lahat ng kanyang mga panalangin. Ingatan mo po, Ama, ang kapatid kong ito. Patuloy mo po siyang gabayan. Patuloy mo po siyang patnubayan. Pagpalain mo po ang hanap buhay ni Sister Cecil Angeles, aking Diyos. At ang kanyang mister, patuloy mo pong gabayan, samahan mo po sa pag-alis niya. Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na manguna sa lugar na pupuntahan ng asawa ni Sister Cecil Angeles, Lord God. Ingatan mo po siya sa biyahe. Hayaan mo na ang protection mo lamang ang ipagkaloob mo sa mister po ni Sister Cecil Angeles, Lord, ni Catalino Angeles. Hayaan mo, Ama, na samahan mo siya at ihatid mo sa kanyang trabaho ng maayos at ligtas. At Diyos na dakila, papagtagumpayin mo po si Catalino Angeles sa lugar, sa bansa na kanyang pupuntahan. Alalahanin mo na ang mga bagay na ito ay ikaw ang nagpahintulot upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. At salamat po, Diyos, na ang lahat ng nawala sa kanila ay ibabalik mo ng higit pa sa kanilang inaasahan. Salamat po sa iyo, kaya patuloy mo po silang pagpalain, patuloy mo po silang proteksyonan, samahan maging ang kanilang mga anak, papagtagumpayin mo po si Catalino Angeles sa ibang bansa, sa kanyang trabaho, sa kanyang pupuntahan. Ingatan mo po siya at gabayan, ilayo mo po siya sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ang kalusugan at kalakasan lamang na kanyang physical na katawan ang patuloy mo pong ipagkaloob. At pagpalain mo po, Ama, ang hanap buhay ni Sister Cecil. Patuloy po, Diyos, na sa araw-araw, aking Ama, ay ikaw ang magbibigay ng pagpapala sa kanyang buhay sapagkat siya ay iyong tapat na anak at naglilingkod sa iyo. Salamat po at sa mga oras na ito, dinadalangin ko po sa iyo, Sister Chris Grate na naririyan, nanonood po.
Patuloy mo siyang ingatan, patuloy mo po siyang samahan, patuloy mo po siyang patnubayan at gabayan. Ama, patuloy mo pong idalo sa kanya ang kalusugan at kalakasan ng kanyang physical na katawan. Lord God, salamat. Pinupuri ka namin at sa mga oras na ito, nagpapasalamat din po kami sa complete healing, sa kagalingan na ipinagkaloob mo kay Sister Sorina Alinea. Salamat, idaloy mo po sa kanya ang kalusugan at kalakasan ng kanyang physical na katawan. Aking Ama, proteksyonan mo po siya. Aking Diyos, ang kalakasan lamang ipagkaloob mo at pagpalain mo po siya spiritually, financially, physically. Pagpalain mo, Sister Sorina Alinea, O Lord God. Maging Sister Loida Silva, maging Sister Peachy Layos at si Mila Silva, ang magkakapatid na ito, O Diyos, dinalangin ko po sa iyo. Nilalagay ko sa iyong makapangyarihan mong kamay. Patuloy mo po silang samahan, maging kani-kanilang sambahayan, maging kani-kanilang mga anak, ang kani-kanilang mga apo. Ingatan mo po sila, pagpalain mo po sila spiritually, financially, physically, at ilayo mo po sila sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. O Diyos na dakila, pinupuri ka namin sa gabing ito at ang lahat ng mga nakatunghay, nanood sa iyo, hindi ko manakita ang kanilang pangalan, nanood po sila sa programang ito. Dalangin ko po sa iyo na patuloy mo po silang abutin ng iyong makapangyarihan kamay. Pagpalain mo po ang lahat ng nakatunghay sa gabing ito. Hayaan mo, Ama, na ang mga salita mo na kanilang napakinggan ay magsilbing pagpapala sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo po, O Diyos, ang bawat isang nakapanood at ang bawat manunood pa ng mensahe mong ito, patuloy mong idampi sa kanilang lahat ang kapangyarihan mo at ang iyong paluwalhatian. Pinupuri ka namin, O Diyos, at pinasasalamatan sa oras pong ito, magpakahayag ka sa puso at buhay ng bawat isa. Sinasamba ka po namin sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen and amen. Ayan, nahuli. Sister Jessica Wete, pagpalain ka ng Diyos. At sumainyo ang biyaya at pagpapala ng Panginoon. Muli po, mga kapatid, ay tayo naman po ngayon ay matutulog. Iiwanan ko po sa inyo ang mensahe na tayo po ay matulog ng mahimbing, may kapayapaan sa ating mga puso at may kagalakan. Gigising po tayo sa kinabukasan na taglay po natin ang tagumpay dahil sa pangunguna po sa atin ng ating Diyos na buhay at gabay ng Espiritu Santo. Muli po doon sa mga ngayon lang humabol ay ulitin nyo na lamang po ito. Sister Sol, God bless po. Sister Sol Ababan, ulitin mo na lang to, aking minamahal na kapatid. At sumayo ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Muli po, mapagpalang gabi sa ating lahat.